Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatauten. Ihanda na ang inyong mga ballpen, papel at ang inyong mga module. Handa ka na ba? Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanturin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Pawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tunghayan naman natin ang ating virtual classroom rules. Ilan sa mga dapat nating tandaan? I-feel natin na parang tayo ay nasa eskwelahan kahit na tayo ay nasa bahay. I-mute natin ang ating microphone at i-unmute lamang ito kapag tayo ay tinawag or may gustong sabihin. Makinig din maigi at huwag kakalimutan na have fun and do your best. Alam mo ba kung gaano katagal bago mabulok yung mga sumusunod? Yung paper bag, yung goma, plastic na bote, at plastic bag. Tama! Ang paper bag ay isang buwan bago ito mabulok, samantalang ang goma naman ay 50 to 80 years, samantalang ang plastic na bote naman ay 450 years, at ang plastic bag naman ay 20 to 1,000 years. Wow! Diba? Napakatagal! So, ang lahat ng bagay na ating ginagamit ay kinukuha natin sa kalikasan at itinatapon natin sa ating kapaligiran. Dahil matagal bago mabulok ang mga bagay na ating itinatapon, isipin mo na lang no, kung yung mga maaaring mangyari sa sandaling maipon at dumami yung mga nabanggit natin. So, sa ating pag-aaralan ngayong araw, inaasahan matutunan mo ang iyong pananagutan sa kalikasan at kung paano mo maipapakita ang pananagutang ito. Inaasahan din na masasagot ng aralin ang pangunahing tanong na bakit nga ba mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan. Alam ko may idea na kayo sa pag-uusapan natin at ito ay ang module number 12, ang paninindigan sa tamang paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo na para sa quarter number 3. Para sa ating obyeto, sa module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Para sa unang obyeto, natutukoy ang mga issue tungkol sa paggamit ng kapangyarihan ng pangangalaga sa kalikasan. Ikalawa, nasusuri ang mga isyu tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Pumunta muna tayo sa ating paunang pagsubok. Pagtambalin ang mga sanhi na nasa hanay A sa mga bunga na nasa hanay B at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagot ng papel. Handa ka na? Para sa hanay A, number 1, maraming usok na nagmumula sa mga sasakyan. Para sa mga pagpipilian nyo para sa bunga sa hanay B, A, pagguho ng lupa, B, pagbaha, C, pollution sa hangin, D, pagkamatay ng mga maliliit na isda, E, global warming, at F, paggamit ng iba't ibang kemikal. Tumungo tayo sa ikalawa, paggamit ng dinamita sa pangingisda, ano kaya ang maaaring maging bunga nito? Ikatlo, pagtatapon ng basura sa daluyan ng tubig o kanal. Ikaapat, pagputol ng mga kahoy sa kabundukan. At ikalima, El Niño o La Niña. Mahusay! Dumako naman tayo sa paligtanaw. Gamit ang word hunt sa ibaba, napapakita ko sa inyo maya-maya, hanapin ang 15 salita na may kaugnayan sa pagmamahal sa bayan. Ano-anong mga salita ang iyong nakita? Mahusay! Para sa pamprosesong tanong, mula sa iyong mga sagot at pagkatuto sa nakaraang module, ano ang sarili mong pakahulugan sa pagmamahal sa bayan? Ikalawa, patunayan na ang pagmamahal sa bayan ay may kaugnayan sa pangangalaga sa kalikasan. Magaling! Para sa picture analysis, pag-aralan o siyasating mabuti ang mga larawan at pansinin kung ano ang pagkakaiba ng mga ito sa isa't isa. Ito ang unang larawan. Ano ang iyong napansin? Ito naman ang ikalawa.
at ito ang ikatlo. Ngayon, siya sa ating mabuti ang mga larawan. Meron bang pagkakaiba ang mga ito? Tama, nakita natin na ang una at ikatlong larawan ay nakita nating may malaking problema sa kalikasan na kung saan pinuputol ang mga puno, sinusunog ito. Samantalang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng isang magandang kalikasan na maraming puno, kulay berde at kulay asul naman ang karagatan. Mula nang una nating makita ang ating sariling planeta mula sa kalawakan, kung gaano ito kaliit at kaganda, nagkaroon ng pagbabago sa ating pananaw ukol dito. Naunawaan natin sa tulong na rin ng pag-aaral na ang uri ng pamumuhay ng tao ay may direktang epekto sa galaw ng kalikasan at sa hinaharap ng ating planeta. Naging malino na bumabalik sa atin at nararamdaman natin ang anumang nangyayari sa kalikasan sapagkat tayo ay bahagi ng sistema nito. Ang mabilis na pagkasira ng kalikasan ay isang issue na matagal nang pinagtotoonan ng pansin ng marami, kabilang na siyempre yung mga siyentipiko, scholar at mga politiko. Naging bahagi na ng mga paggalakbay or pagtalakay rather at pagkaplano sa mga programang kailangan upang mapangalagaan siyempre natin yung ating kalikasan. Ngayon, para sa pagpapakilala ng aralin, gusto ko sa inyong malaman ano nga ba ang kahulugan ng kalikasan? Tama! Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay man o wala. Ito ay kinabibilangan siyempre ng mga puno, halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki. Maituturing din bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik na siyang nagbibigay daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Siyempre kabilang dito yung hangin, lupa, tubig at iba pang mga anyo nito. May buhay man o wala, kapag sumusuporta sa pagpapatuloy ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang ay maituturing na bahagi ng kalikasan. Tandaan natin no, na ang kalikasan ay kaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay patuloy na mabuhay. Sa makatuwid, tayo ay binubuhay ng kalikasan. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na pangalagaan ng kalikasan na kanyang nilikha. Ngayon, meron tayong walong halimbawa ng gawain na taliwas o labag sa pangangalaga sa kalikasan. Simulan natin sa una, ito ay ang maling pagtatapon ng basura. Dahilan sa komersyalismo at consumerismo, nagkaroon ang tao ng maraming bagay na nagiging patapon o hindi na maaaring magamit. Ano yung magiging resulta nito? Siyempre, walang habas ang ginagawang pagtatapon ng basura kung saan-saang lugar na lamang. So, ang bawat bagay na maituturing na wala ng gamit ay ikinoconsider ang wala ng halaga kung kaya't kadalasan itinatapon na lamang ito. So dahil sa walang halabas na pagkatapon ng basura kung saan-saan, syempre nagbabara yung mga daanan ng tubig kung kaya't kapag dumating na yung malakas na ulan, di may iiwasan syempre magkaroon ng pagbaha. Dagdag pa rito yung paglaganap ng iba't ibang mga sakit. Ito ay sa dahilang naging ugali na rin ng tao ang hindi tama pagkatapon ng mga maruruming basura o kalat na pinagmumugaran syempre ng mga insekto at mga mikrobyong nagdadala ng sakit. Ikalawa naman ay yung illegal na pagkuputol ng mga puno. So ang mga puno at iba pang halaman ang siyang tagapagbigay sa atin ng napakalagang hangin na ating hinihinga upang mabuhay tayo at yung iba pang mga hayop. Bukod pa rito, yung kanilang mga ugat ay tinuturing na tagapagdala at tagapag-ipon ng underground water na siyang pinagmumula ng malinis na inuming tubig na atin din kailangan upang mabuhay. Kapag yung mga punong ito na may mga mahalagang papel na ginagampanan, syempre sa cycle of materials sa ating kapaligiran ay nawala o kaya ay naubo, tiyak yung pagkakaroon natin ng malawakang epekto sa mundo. So ang patuloy na pagputol ng mga puno, lalo na yung mga walang permiso o illegal, ay may malaking epekto sa ating kapaligiran. So ang kadalasang pag-ulan na nagudulot syempre ng pagbaha, katulad na na-experience natin, ay bunga ng walang habas na pagputol ng mga puno at hindi pagpapalit ng bagong halaman sa mga naputol na puno. Wala na kasi yung mga malalaking ugat na sumisip-sip ng tubig. Gayun din naman, sa buwan ng mga tag-init, syempre nagkakaroon tayo ng supply ng tubig. Kadalasan ito ay nauuwi sa pagbitak ng mga lupa na nagiging sanhi upang yung mga pananim ay matuyo. Ikatlo naman ay yung pollution sa hangin, tubig at lupa. Yung dalawang sularining nabanggit na natin ay nagudulot ng pollution. So ang hangin na ating nilalanghap, ang tubig na iniinom at kailangan syempre sa kalikasan at yung mga lupang sumusuporta sa mga halaman ay unti-unting dumudumi dahil na rin sa maling gawain ng mga tao. Ito ay malawakang pollution na siyang nagpapabago sa kondisyon ng hangin, tubig at lupa na kailangan ng tao upang mabuhay. Karaniwang nagudulot ng mga karamdaman yung pollution tulad ng respiratory diseases, sakit
sa digestive tract, sakit sa balat at marami pang iba. Kapag ang mga ito ay hindi naagapan, maaaring maging sanhi ng kamatayan, lalo na kapag marumi na ang ating hanging nilalanghap. Ika-apat naman ay yung pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan. So, ang Pilipinas, alam nyo ba, ay napagkalooban ng Diyos ng isang napakagandang kagubatang tropikal. Dito makikita ang iba't ibang uri ng mga halaman at mga hayop na ang iba ay talagang dito lang siya makikita sa Pilipinas. Papalad tayong mabigyan ng ganitong kaloob, ngunit sa panahon ngayon, ang diversity na ito ay unti-unting nauubos. Maraming uri ng mga hayop, pati na rin yung halaman, ang unti-unting nawawala at namamatay dahil sa malawakang pag-abuso ng mga tao din. Maraming uri ng hayop at halaman ang nagiging threatened, endangered, at ang pinakamalala sa lahat ay yung kanilang extinction. So dahil dito, yung balanse ng kalikasan ay unti-unti na rin nawawala. Maraming uri ng mga hayop at halaman na may mahalagang papel na ginagampanan, lalo na sa pagkontrol ng iba pa uri, syempre sa iba pang uri ng hayop at halaman, ang unti-unti na nawawala or nagiging extinct na. So yung ika-anim naman ay malabis at mapanirang pangingisda. So yung Pilipinas ay nabiyayaan din ng mayamang karagatan at iba pang anyong tubig. Iba't ibang uri ng isda ang naninirahan dito, kung kaya maraming mga lugar sa atin ang umaasa sa pangingisda bilang kanilang ikinabubuhay. Subalit yung yamang dagat na ito ay unti-unti na rin nauubos dahil sa hindi matigil na cyanide fishing, dynamite fishing at sistemang muruami na pumipinsala hindi lamang sa mga isda kundi maging sa kanilang natural habitat or tirahan. Ang malabis at mapanirang pangingisda ay nagbubunga ng pagkawala ng mga likas na yamang kailangan ng mga tao para sa kanilang ikabubuhay. Ika-anim naman yung pagkoconvert ng mga lupang sakahan, illegal na pagmimina at quarrying. Sa inyong palagay, bakit nga ba nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas, asukal at iba pang produktong mula sa mga magkasaka na ayon sa pangangailangan ng tao? Siyempre, dahil sa hindi mabilang na mga lupang sakahan ang hindi na tinatamnan dahil siyempre ginagawa ng subdivision, mga hotel, expressway, as madami pang iba. Bakit naman nasisira yung mga ilog? Bakit bubabaw yung dagat? Bakit nagkakaroon ng pagguho? Ito ay dahil sa maling sistema ng pagpatago ginagawa ng mga kumpanya tulad ng pagkapasabog ng mga bundok upang makakuha ng marmol o kaya may mga minerals, paghuhukay sa mga dalampasigan upang makakuha ng black sand, pagkatapon ng mga debris ng mga fabrikang nagkoproseso ng ginto, nickel at mga yamang mineral sa mga yamang tubig natin. Ikapito naman, global warming at climate change. So yung malawakang pag-iba-iba ng mga salik na nakakaapekto sa panahon, nagdudulot ng matinding pagbabago sa pangmatagalang sistema ng klima ay ang tinatawag natin na climate change. Ang patuloy naman sa pagtaas ng temperatura, bunga ng pagdami ng tinatawag na greenhouse gases, lalo na ng carbon dioxide sa ating atmosfera, ay tinatawag naman na global warming. So yung global warming ay nagdudulot ng climate change. So ito ay sa paraang patuloy na pag-init ng panahon na nakakaapekto sa kondisyon hindi lamang sa atmosphere natin kundi ganyan din sa mga glacier at iceberg na lumulutang sa mga dagat ng mundo. Dahil sa matinding init, unti-unti siya pa itong nalulusaw yung mga glacier at iceberg na nauuwi sa pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Sa kakaroon ng pagbaha, syempre tsaka matinding pag-ulan. So yung global warming naman ay nagudulot ng mahabang tag-init na nauuwi sa malawakang tagtuyot or El Nino o kaya naman ay sa malawakan at matagal na pag-ulan or La Nina. Ang pinakahuli naman ay ang komersyalismo at urbanisasyon. Ang komersyalismo ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao at mga kilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalaga na kumita ng pera o kaya ay pagmamahal sa mga material na bagay na sa halip na ibang mga pagpapahalaga. Ang urbanisasyon naman ay ang patuloy na pag-unlad ng mga bayan na maisasalarawan ng pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mga mall at condominium units. So ang dalawang ito ay maaaring iugnay sa consumerismo na isang paniniwala na mabuti para sa tao na gumasta ng gumasta para sa mga material na bagay at serbisyo. Ngayon, anong mga habang naman ang maaari mong gawin upang makatulong sa panunumbalik at pagkapanatili sa kagandahan at kasaganahan ng mundo? Kailangan natin itapon ang basura sa tamang lugar. Kasama na rin dyan ang pagsasabuhay ng 4 R's. Alam nyo ba kung ano ang kahulugan ng 4 R's? Ano kaya ito? Tama, ito yung tinatawag nating reduce, reuse, recycle, at replace. So maaaring makatulong ang isang tulad mo sa pamamagitan ng pag-iwas o paggamit ng mga bagay na hindi na makakalikasan. Tapos huwag itapon yung mga bagay na mapapakinabangan or magagamit pa. Tapos pwede rin naman tayong yung mga pwede pang gamitin sa iba pang bagay ay gamitin ulit natin.
kasama rin dyan ang pagkatinim ng mga puno, maaaring mag-organisa ng isang tulad mo ng mga programa sa paaralan o maging sa mga barangay na isang programa o pagkatinim ng puno o maging yung mga gulay sa likod ng bahay. Kasama rin dyan yung pagsunod sa mga batas at pakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad nito. So huwag natin ipagpilitang gawin yung mga bagay na labag sa batas at hindi makakatulong sa pangangalaga at pagpapreserba syempre sa kalikasan. At kasama rin dyan yung mabuhay ng simple o payak. So malaki ang pagkakaiba ng mga salitang kailangan, yung need or yung want o kagustuhan. So yung pagkakaroon ng buhay na simple o payak ay nangangahulugang pamumuhay ng naaayon sa kung ano ang mga pangangailangan lamang. Kapag ang tao ay namumuhay ayon sa kanyang mga kagustuhan, higit itong nagiging komplikado na humahantong sa paghahanap at pag-aabuso ng mga bagay-bagay na minsan kinukuha ito sa kalikasan. Magaling at mahusay, ating ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang gawain 1.2, pagpapalalim ng aralin, pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pag-usulit at panginilay na maaari mong magamit sa pagharap sa hamon ng buhay. Lagi nating tatandaan, manatiling mabuting tao. Maraming salamat. Paalam!